Yan, nag-uumpisa na kami dito sa new project namin. Nakikita nyo yan, parang puti na lahat ang kulay, pero yung may-ari, yung customer namin, pagka nalagay na namin yung dapat nararapat na ilalagay, siya ang mamimili anong gusto niyang kulay, then palalagyan niya ng highlight, tapos ang kalalabasan niya lahat is magiging shiny siya. Nakikita nyo, parang puti pa lang lahat ang itsura. Pero itong simiento na ito, ito ang original na simiento. Ngayon, pinapatungan lang ng simiento. Parang puti ang kulay niya. Then, pagka natapos na namin lahat, itong buo na ito. Yan, yung buo na yan. Pagka natapos namin lahat yan, yung buo na yan. Yan, buo na yan. Pag nalagyan na namin lahat ng cement, mamimili na yung may-ari ng kulay na anong gusto niya. Tapos ang kalalabasan niya, makintab na makintab siya. Ang itsura niya, makintab siya. Yan, parang ang gusto niya yata na kulay eh, parang beige. Parang ganun yata, na may brown. Tapos magiging shiny siya. Parang ang pinagaya niya eh, yung parang mga style daw sa casino na makintab na simiento. Tapos itong mga pula-pula na yan, yan yung mga design. Parang lukot-lukot na damit. Yan ang design niya. Ito, itong blue na yan, design din yan. Para hindi plain na simiento ang kalalabasan niya. So, yan yung mga pula na yan. May mga ano yan, may tawag nito, style na parang lukot-lukot na damit. Tapos pagkabasa na yung simiento, ang gagawin niya, itatapal niya yun para meron siyang ano, design-design pala. Eh, ito, may mga design ito. Itong pula na yan. Kaya, tapos nirentahan namin yan. Tapos lalagyan namin ng mga design yung simiento. Pagka may kulay na yan, magiging shiny na siya. Ang ganda ng kalalabasan. Kaya pag ngayon kasalukuyan na nakikita nyo, puro puti. Sa ngayon pa lang. Pero ipapakita ko pagka natapos lahat-lahat. Para makita nyo ang kalalabasan niya. Yan. So, dito kami nagtatrabaho. Sarili namin itong sideline. Yan, tignan mo ang ginagawa niya. Yan. Yan ang barbecuehan nila.
Ito yung original na simiento niya, pangit. So, pinagaganda namin. Kailangan na may diskarte ka sa buhay dito sa Amerika. Kung wala kang diskarte dito sa Amerika, wala, hirap ng buhay dito. Yan, yung mga cement, chemical. Itimplahin yung cement. Yan ang mga ginamit ko namin. Mahal ang isa nito. Lahat, lalagyan namin yan. Yan. Yan, maluwang hanggang doon. Hanggang doon. Yan. Tingnan mo. Tapos, itong simiento na to, magiging ganyan yan. Lalagyan ng mga design. Yung pula, yan ang mga design. Yung blue, yan ang design niya. Magiging kalabasan yan, lalagyan ng mga lagyan ng kulay. Yan, design pa yan. Yan ang pinantatapaw sa simiento kasi may mga design yan. Pagkabasa yung simiento, yan ang itatapal mo para may mga design yung simiento. Lalagay na niya yung design. Tatapal niya doon sa simiento na basa para magkakaroon ng design. Ayan, ini-sprayhan para didikit yung design niya. Ayan, nakalagay na yung pula. Basa yung ano. Basa yung simiento, lalagyan niya ng design yung simiento. Ganyan. Tatapal-tapal. Then, gaganyan-ganyanin niya para yung design ng pula is didikit yung design doon sa simientong basa. Yan. Tapos mamaya itong blue naman, parang bula-bulaklak yan. Ganyan. Para kakapit yung design doon sa simientong basa.
parang lukot-lukot na damit ba? Kasi pangit yung simento kung plain lang siya. So, gusto ng may-ari, may design yung simento niya. So, pagka natuyo yan, may mga design na yung simento, mamimili na siya ng kulay na gusto niyang ilalagay. Then, magiging makintab ang kalalabasan niya yung simento. Lalagay din niya yung blue stamp ang tawag diyan. Oh, lalagyan niya ng design yung semento. Ganyan. Lalagyan na niya ng style yung semento stamp ang tawag diyan sa blue na maliit pati itong pula stamp. Basa pa lang yung simiento, nilalagyan na niya ng design yung simiento, stamp yan. Yan, may design na siya. Yan. Yan, tinatanggal na yung stamp, may design na yung ano, may design na yung simiento. Tinatanggal na yung stamp. Yan. Yan. I-sprayhan niya muna yung simento para kakapit yung simento. Sprayhan niya muna. Ganyan. Yan. Spray muna yan yung simento para didikit. Nilagyan namin ng chemical para dumikit yung simiento. Ganyan. Ganyan. Tapos pagka mamaya na naman, lalagyan na naman ng design yung simiento. Mahirap ang buhay dito sa Amerika. Kung hindi ka madiskarte sa buhay dito sa Amerika, wala. Kulelat ka. Kailangan madiskarte ka sa buhay dito para may pera ka. Yan ang mga sideline namin na project namin. Simiento, may mga design na oh. Yan, spray na naman. Ayan. Tapos lahat itong buong project namin, ipapakita ko kung anong magiging kalalabasan niya. Maganda, maganda. Ayan naman. Okay. Hirap ng buhay ng Amerikano. Kailangan na mag-isip. Mag-isip ng mga sideline dahil kung wala, wala. Mahirap ang buhay namin dito sa Amerika. Nice amigo, nice amigo. Nagbabantay ako dito kasi binabayaran ko naman itong mama na to. $100 a day ang bayad ko sa kanya. Kung hindi mo babantayan, hindi niya gagawin yung trabaho niya.
binabayaran ko rin ng $100 a day. Maghalo lang ng mga simyento. Tapos, yung iba, gagawin na lang nung asawa ko. Yung mahirap, ito, kumukuha ako ng taga gawa. Mabigat kasi yung simyento. Mm-hmm.